ambience, masarap at sariwang seafoods. Ito ang dinarayon ng mga turista sa isang barangay sa bayan ng Mobo sa probinsya ng Masbate. Sa dampa sa pabrika, tanging mga sariwang isda, shells at iba pang uri ng seafoods lamang ang ihahain sa inyong hapagkainan. Dito, mararanasan mo ang masarap na simoy ng hangin habang kumakain sa tabing ilog na palabas naman sa karagatan at napapalibutan ng mga bakawan o mangrove trees. Bukod pa rito, ikaw din mismo ang pipili ng nais mong ipaluto sa mga cook na titiyaking mapapawaw ka sa sarap sa amoy pa lamang ng mainit at bagong lutong pagkain. Ang galing kasi tinuturo mo pa yung kakainin mo eh. Saka fresh talaga. Fresh talaga. Sarap, saka mura. Sa likod ng malinamnam na mga pagkain sa dampa, mayroon palang kahangahangang kwento na bumago sa buhay ng mga residenteng naninirahan dito na ngayon ay kabahagi na ng kooperatiba na namamahala sa dinarayong restaurant. Bago pala kasi ang kasikatan na patuloy na inaani ng kainan, nagsimula ang karamihan sa mga taong nagtatrabaho at tumutulong na pamahalaan ito sa illegal fishing at pagsusugal. At sa pamamagitan naman ng intervensyon ng local government unit ng Mobo, natulungan ang mga residente na bumangon at tuluyang iwanan ang kanilang nakasanayang gawain. Trabaho at negosyo ang tunay na asenso. Naisip ko ito ang pinakamagandang gawing anak buhay para sa komunidad na ang sinasabi, ibangon natin ang komunidad, bigyan ng mga hanap buhay para makasurvive ditong pandemic. So, ito yung ginawa ko na unahin muna i-address yung mga illegal fishing hanggang sa itayo ko itong dampa. Hanggang sa nabuo namin itong kooperatiba at sa tulong ni General Manager, naging successful at naging institusyon, naging landmark po itong lugar na ito. Nakilala na po siya sa buong Bicol Region, hanggang sa ibang nasyon, hanggang sa lahat ng mga sikat na tao sa buong Masbate, dito po kumakain. Bukod pa rito, hindi mahahalata na hindi pala nagsanay o nagtraining ang mga taong tumutulong sa pagluluto dahil sa ganda at sarap ng presentasyon ng mga pagkaing inihahain nila sa hapagkainan. Ang mga cook pala rito ay self-taught ang kanilang mga skills o sariling pagsisikap. Hindi ko naman po ito tinuruan magluto. Hindi ko naman ito pinadaan sa pagtraining ang mga tao rito. Kusa po silang natuto at kusa nilang pinalago ang negosyo. So ang pinaka-objective po ng plan nyo rito ay yung mismong mga mangisda na dating nag-illegal ngayon po, ay may pangon po. Yun po. At saka mabigyan ng kabuhayan, negosyo at trabaho ang mga tao na nandito. Dahil nung pag pupunta ko rito, naaabutan ko yung mga tao dyan sa may labasan. Nagbibingo, nagtutungit, umiinom. Wala akong nakikitang magandang tanawin dito sa lugar na ito. Yung daan papunta rito, napakapangit. Yung lugar na ito, walang mga trabaho ang tao. Yun ang masakit sa mata ko, yung makita itong mga tao nito na yung mga babae andyan sa bingguhan, yan sa labasan. May mga lamesa, nagtutungit, may umiinom. So, ngayon nakikita mo, wala nang mga, dito, gumanda na ang mga bahay dito. Nakilala itong lugar nito. May mga hanap buhay pa yung mga tao. Kaya naman sa kasalukuyan, daan-daang pamilya ang nakikinabang sa pamamagitan ng kooperatiba. Bukod pa sa bahagi na kanilang maaaring matanggap sa kooperatibang namamahala sa dampa, maaari ring ipagbili ng mga lokal na mangingisda ang kanilang mga huli upang ipaluto at ihahain sa mga dumarayong turista at mga residente ng probinsya. Nung una, involved sila lahat sa illegal fishing. Yung bakong sa kalapak, yung binayaran sila ni Mio doon para makapagsimula ng hanap buhay. Tapos dito, nagpapautang kami ng lambat. Diyan sila naglalambat at saka dito binibinta sa kooperatiba. Kaya maraming talagang natutulungan dito. Ang proyektong ito ng local government unit ng Mobo Masbate sa tulong ni Mayor Raymond Salvacion ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad sa maayos na hanap buhay, kung saan
dahil sa inisyatibo ng alkalde ay naging produktibo ang kabuhayan ng mga dating mangingisda na araw-araw noon ay nasa panganib ng illegal na aktibidad na kanilang ginagawa. Kaya tiyak na kapag kumain ka rito, satisfied ka na, nakatulong ka pa sa mga lokal na residente. Tunay na must visit while you're in Masbate o di kaya ay come and eat in Dampa sa pabrika sa Mobo. Ito ang special summer report ng BHTV News mula sa lalawigan ng Masbate, Juan Carlos Aguirre, BHTV News Philippines.